boss yourself, entrepreneur, Marian mm-hmm. Rivera. Pag simulan natin dun sa Flora Vida, mm-hmm. anong, paano naging... Fashion lang kasi yun, ate, kasi hilig ko ang flowers. Hanggang sa sabi ko, parang nadadagdagan yung mga ideas ko. Gusto ko i-try hanggang sa nag-home na ako, and then lastly, nag-clothing line ako na, wow, parang in 3 days yata na sold out ako lahat. Ang galing nga eh, alam ko yun. Pero yung Flora Vida na name, ikaw ang nag-isip noon. What does Nagpaisip kami, may mga meaning yung sisend ko sa'yo. Pati yung logo niya, may mga meaning lahat yun. Okay. Parang di ba Flora Pero is ikaw, flower. Ikaw ang nakaisip noon, Flora Vida. Hindi, may mga option, may mga katulong kami ni Dong na to build. Pero ako pa rin yung namili, at alam magandang Flora Vida. And then the colors. Tapos pinagawa namin yung logo na naaayon sa pangalan ko, Bulaklak at Life. Si Dong at saka ikaw, I can see na parang sabi mo nga, meron kami ni Dong na ano. So lahat ba ng business decisions mo, lahat ng pinapasok mo, involved si Dong or involved ka rin sa kanya kasi he has Ding Dong and other? Both kami. Not to the point na nakikialam siya sa akin and not to the point na ako din sa business niya. Meron kasi kaming heart-to-heart talk na ito yung lalatag niya, ito yung gagawin ko, ito yung, do you have any ideas? Ako din ganon. Pero not to the point na, hey, wag mo yan, ito gagawin natin. Wala siyang ganon. Ako din sa kanya, wala. Kumbaga, alam niya passion ko, alam ko yung passion niya, pero transparent kami. Oo. Bakit kailangan mo ng ganitong mga businesses pa? Bakit ka pa nagpaka-girl boss and entrepreneur, achieve na achieve ka na sa acting, yung level mo sa pagiging isang artista nandun na, bakit ka pa may mga ganito-ganito? Parang dun ako nagiging tao. Hindi naman ako tao na hindi tao sa artista, pero dun ko nararamdaman na from scratch ako. Kasi lahat ng bumibili sa Flora Vida, ako ang nagbabalot. Ako lahat. So natutuwa ako na parang, natutuwa ako sa small business ko na ako'y nagbabalot, ako'y nag-a-arrange. That's one thing na... So natutuwa ako pag ginagawa ko. Hindi ko alam, meron akong happiness o may happiness na naidudulot na ginagawa ko yun sa buhay ko. Parang me time ko yun. Talaga? Yes. Kasi at saka passionate ka kasi, so naaaliw pa talaga. Oo, aliw na aliw talaga ako. May achievement ko dito. Ano ito? So, naman may kikitain mo, 2K wala, pero, ay, may bumili. Tuntula na ako. Alam mo yung iba eh. It's not about money eh. Correct. Yung may mga taong nag-patronize sa Flora Vida, hindi po, yung mga nakakarating sa inyo, hindi po yan yung parang, pinagawa lang to, tas nilagyan lang ng pangalan ni Marian Rivera. Siya po talaga lahat ang yung nababalot, gumagawa, ganyan. Nakaka-proud. Saan ang galing yung entrepreneurial skills mo? Kay Mama. Sa kanya talaga? Si Mama talaga. Nakikita ko kasi siya very passionate din sa business eh. Galing din si Mama talaga eh. Talagang yun talaga, saludo ako. Tsaka magaling talagang humawak ng pera si Mama on business side. Strategies and everything. So since si Mama ginawa yun sa'yo, let's turn the tables around. Ikaw naman ang gagawa nito. Ano ang business na nababagay sa tingin mo kay Dong? Yung ding-dong niya, bagay sa kanya yun. Bakit? Ha? Kasi nung time na namublema ako sa Flora Vida, na nalasog-lasog yung bulaklak ko, ingal-ngal ako ng ngal-ngal, sabi niya, ako magdi-deliver niya. So ibig sabihin na sa puso talaga niya yung deliveries. Yun talaga yung ano niya, no? Yung, yes. Let's make a solution now. Yes. Ganun, no? Yes. Solution-oriented, tsaka mabilis. Siya talaga yung talagang humangal nga lang, bulaklak ko nasira. Saan yan? Baka magalit yung mag-order niya. Ako maghahatid. Dahil nakamotor yung asawa ko, inahatid dun sa bahay kung saan bumili ng flower. Ang taray! Sinigdog natin siya naghahatid. Kay Zia, anong business ang bagay? Si Z, magaling siya sa art eh. Oh. She's very good in art. Oh. Sobrang proud din ako sa batang yun kasi passionate din yung pag meron yung gusto, ano siya, perfectionist. Oo. Oh. Eh, ganun ko din naman. Ganun ba? Naku, Diyos ko! Hindi nalalayo. Galing siya sa art. Bunga mula. Galing siya sa art. Super galing. Sobrang galing so, na parang imagine. Art dealer or ano, ganun. Yun yung business niya. Art. Art supplies or... Galing. Gallery. Magaling siya talaga dun yun. Eh. Even the painting, combination of colors, the materials. Magaling siyang curator. Parang, mismo. Parang ganun siya. Museum curator. C6. Cars. I want that car.
ang gusto niya cars. Yes, cars. So pwede siya mag-deal ng cars. Or may sarili siyang business na construction. So, oo. So in terms of ano, yung parang financial management mo, Marian, alam ko na napakahusay mo dyan. Hindi naman. Hindi, totoo. When do you splurge? When do you not? When do you... Ito, kasi alam ko, hard-earned lahat yan. Mm-hmm. Ngayon, kailan mo iisipin na parang, oh, sulit naman yan, I will do this. Mm-hmm. Kasi marami sa mga tao talaga namang, including myself, kahinaan ko yan eh. Hindi, totoo. I think yung financial literacy, yung pag-iintindi kung paano mong imamanage ang pera mo, kahit na naman hindi napakalaki, basta marunong kang mag... ipon ng paunti-unti, saan mo ba ilalagay yung ganito para lumago? Mm-hmm. Ano, paano, Marian, yung konting tips lang na in terms of... Noong nagsisimula ako sa showbiz, hindi kasi ako nakipagsabayan na, oh, Louis Vuitton or Hermes bag, signature brand. No, nilunok ko lahat ng pride ko na sabi ko, I don't need that. Maging presentable ako, mag-iipon ako. So hanggang yun yung naging panata ko na mag-iipon ako. Lahat ng projects, I will accept that. Mag-iipon ako. So in time na naipon ko siya, pumapasok na yung si mama na, oh anak, you need to invest. Kasi yung pera, hindi naman pwedeng nasa banko lang. What do you want to do? Lalatago sa'yo. Eto mga... So namimili ako, kailangan mo rin pagdasal eh. Paano ba ako magiging okay? Ano ba ang dapat para sa akin? Right. And then after, ipon-ipon, in time ate, makakaipon ka. Pag nakaipon ka, that's the only way na pwede kang bumili ng luho mo sa sarili mo. Kailangan may ipon ka na. At hindi huwag kang yung parang, kailangan to pang bukas no, eh, kasi tas gagastusin mo. Ang hirap kasi atin ng one time, big time. Mm-hmm. So maganda yung mag-ipon. Yes, of course, definitely, kailangan binibigyan mo yung rewarding sarili mo once in a while. Pero kung di naman kinakailangan at meron pa, bakit? Para saan? Sa mga mommies, kasi kahinaan natin ang mga anak natin, di ba? Paano mo tinuturo kay Zia at saka kay Six yung value ng pera at pag-iipon? Actually, hindi po sila nakakahawak ng pera yung dalawa. Okay. Si Zia minsan pag binibigyan. Kasi pwede sabihin nila, okay. Mama, I want like yes, this. Yes. Bibila mo ng sangrek, wang kung ano-ano. Yes, yes, yes. Di ba? Pinapaliwanag ko kasi kay Zia, hindi more on pera. Yes. Ayoko sabihin sa kanya, ilan mo ba yung pera ganito? Hindi. Hindi ganun yung proseso ko ng pag-intindi sa kanya. Okay. Parang example, sige, example tayo. Mama, I want a doll. Yeah. I saw this in ganto-ganto. The doll is so beautiful. I want to have that. Is this your birthday? Birthday mo? Pasko ba? May ginawa ka bang something kakaiba na kailangan kang bigyan ng reward? Reward. If yes, okay. And why? So pag wala naman, example, nag-TVC siya. Mm-hmm. So parang ako yung nag-initiate na, anak, anong gusto mo? Ah, mama, I want a Lego. So bibigyan ko siya Lego. Pero pinapaliwanag ko sa kanya na ganito yung proseso niya. Example lang. Maganda rin kasi siguro na may Flora Vida ako na nakikita niya. Yes. Na kung paano ko nagbabalot, kung paano ko nagtatrabaho. Tapos one time, nag-pandemic, di ba? Tapos nag-aayos ako ng mga Flora Vida, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya sa akin, Mama, why do you have to do that? Why are you doing that? Are you tired? Sabi ko, yes, I am tired. But it's okay. I'm happy doing this. You know why? Pag may bumili ng flower kay Mama, I can buy your favorite doll. So parang pinapabuo ko sa isip niya na ang mga bagay ay hindi instant. Kung gusto mo, paghihirapan mo para mabili mo. Kita mo si Mama, naggagawa ako ng Flora Vida. It's very hard for me, but it's okay kasi nag-enjoy ako. Pero pag bumili siya ng flower ko, Mommy have ano na, money na, so I can buy your toy. Yung konsepto ng working hard for something that you want, si Zia kasi gumagawa ng mga, like you mentioned, yung TVC. Paano mo ngayon minamanage yun? Yung, syempre, yung parang financial gains ng bata, as opposed to financial gains yung mag-asawa. Mm-hmm. How do you manage all of that para lahat, parang pwede mapakinabangan ni Zia at yes. ni Six in the future. Ngayon na malaki na siya. So yung mga commercials ni Zia nung bata, hindi mo naman matatanong yung baby mo, di ba? Kung gusto mo ba tong commercial. Pero ngayon na may isip na yung anak ko, nagtatanong kami ng asawa ko sa kanya, Zia, may offer sa'yo. Gusto mo ba siyang gawin? Yes, mama. Oh, Zia, merong offer sa'yo for perfume. Ito yung gagawin. I don't like it, mama. Okay. Nire-respeto namin siya.
At the same time, yung kinikita kasi niya is nakadiretso talaga sa bank. Parang ang panata kasi din namin ni Dong, pinaghirapan kasi ng mga bata yan eh. So, kung anong kanila, kanila. Pero syempre, we have naman for us na kami as parent, di ba? Na ginagawa naman namin lahat ng investment. Of course, para sa amin. Pero tatanda rin naman kami, mawawala kami sa mundong ito. Sila yung makikinabang. So gusto namin balang araw maging maayos din yung buhay nila. Kung anong nararanasan nila ngayon, ma-extend pa yun na mas maayos pang buhay para sa kanila. Wala namang nanay na naghahangad na hindi maging successful ang anak nila. Naman. Lahat tayo mga nanay gusto natin maging maayos ang buhay nila at maging successful sila sa kung ano mang trabaho ang gusto industry nila. Industriya ang gusto nilang pasukan eventually. Oo, tama. Diba? Support lang tayo. As long as nakatapos ng pag-aaral. Mm-mm. Yun ang pinakamahalaga para sa amin. Alam mo, marami kang iconic TV roles mm-hmm. and looks. And movie roles. Okay. Okay? Lahat yan. Iba-iba. Hindi ko in-expect na ibibigay siya sa akin. Mm-hmm. So, matinding workout yun. Imagine, lahat ng tao nanonood, nakapantit bra ka lang.